Muna tayo mga kapamilya, bumaba naman ang presyo ng mga gulay sa ilang mga palengke sa Metro Manila. Pero ang bad news, may pagtaas naman sa ilang klase ng isda. Bahagyaring tumaas ang presyo ng manok at baboy. Yan ang Headline Pilipinas ni Easy Lee. Masaya ang ilang namamalengke ng gulay sa Divisoria Market. Bumaba kasi ang presyo ng karamihan sa mga gulay. Ang ampalaya, 20 pesos ang ibinaba na 130 pesos na lang kada kilo. Maging ang talong na 60 pesos na lang kada kilo matapos mapako ng ilang linggo sa 80 pesos kada kilo. Nabawasan naman ng 10 piso ang presyo ng carrots at repolyo na parehong 50 pesos. Dalawang linggo na rin hindi tumataas ang presyo ng pechay sa 30 pesos kada kilo, kalamansi, bawang at sibuyas sa 80 pesos, siling labuyo sa 160 pesos at kamatis sa 30 pesos. Kayang-kaya nating bumili ng gulay, pampahaba pa ng buhay. Okay lang, mas maginhawa ngayon eh. Kaya nakakabili pa po kami ng mga iba naming pangangailangan sa bahay, like yung mga isda, karne, na pang sahog po dun sa mga gulay na binibili namin. Ayon sa tinderang si Aling Joanne, sapat ang rasyon ng gulay sa Divisoria. Marami po talaga tayong naaani ngayon. Sabay-sabay po siguro, kaya ganyan siguro ang presyo, napakababa, napakamura talaga. Ayos po ang pagbebenta namin ngayon. Sa paglatag namin ng alas 6 ng gabi, talaga namang mayat matao, nakakaubos talaga kami. Sa Kamuning Public Market, bagsak presyo din ang mga gulay galing Baguio gaya ng cauliflower na mula 200 pesos kada kilo, nasa 80 pesos na lang ito ibinibenta. Kung dati umaabot ang broccoli sa 250 pesos kada kilo, ngayon ay mabibili na ito sa 120 pesos kada kilo. Kung bumaba ang presyo ng gulay sa Divisoria Market, malaki naman ang itinaas ng presyo ng ilang isda gaya ng galunggong na sumipa sa 240 pesos mula 180 pesos kada kilo. Bumaba naman ang presyo ng bangus mula 150 pesos ay 130 pesos na ang kada kilo. Bahagyang tumaas naman ang presyo ng mga karne gaya ng baboy na mula 270 pesos kada kilo ay 275 pesos kada kilo na ngayon. Ang manok mula 150 pesos, 165 na ang kada kilo. Para sa Headline Pilipinas, Easy Lee, ABS-CBN News.